pala si Jomer. At ako si Manuel. Kami ang isang crew mula sa Exodus Kalayaan Grego. Ako si Rina. There's a love that makes the world never hold you back. Oh, oh, great. So what you say, what you broke through. You know, Nax, may pa-intro. Ngayon naman, Berna, pasok! Hello po ulit mga kapamuso, para po sa ating mga birthday celebrant, ngayong linggo, panoorin po natin ang vlog na ito. Hey, June, hello mga kapamuso. Ikaw, may nakalimutan ko. Trap ang tanang. Frick, alam mo ba ano meron? Oo naman, babatiin natin ang may karawan ngayon linggo. Tama ka dyan. So July 13, Tuesday, birthday na alay sa amin. Tama, kapatid mo yan. So July 14, Wednesday, birthday naman po ni Ate Cristina Villamayor and Hilario Notis, sister Adait Alain's brother-in-law. Tama. Sa July 16, Friday, birthday ni Tatay Raymond Bonsai. Ma'am. Sa July 17 naman po, Saturday, ay birthday naman po ni Ronald Bulesa Jr. Sila po mga birthday. Salamat po. Mapagpalang araw po ulit sa ating mga kapamusong magdiriwang kanilang kaarawan. Praise God din po sa nagdaang linggo. Kaya ngayon po ating pakinggan ang pasasalamat ng Pamilya Poblete. Yun, nagpapasalamat ako sa Lord sa blessings niya. Salamat doon sa araw-araw. Nag-provide siya talaga ng aming pangangailangan. Salamat doon. Despite na may scarcity, yun nga, it is something to deal with talaga pag sa buhay natin ngayon. Sa buhay natin, kaya ganun talaga. Pero laban lang naman, salamat din sa Lord kasi nagpo-provide siya sa grace na sa family ko. Salamat dun. And salamat din sa protection ni lalo na kay Papa at kay Kuya na kailangan pa nila mag-travel para maka-work. Si Papa naman, masada si Kuya makamotor po pumapasok sa trabaho at umuwi. Salamat sa protection sa kanila. At sa mga pinupuntahan din ni Kuya, sa mga namamasyal sila minsan magkaka-trabaho. Salamat sa protection. And ako din nakakapamasyal. Salamat doon. Kasi yun nga, kala ko yung RB, kala ko yung rin yan, nasasama minsan sa pagta-travel, sa experience, sa Tagaytay at sa Batangas. So, sobrang refreshing siya talaga kasi after nang nakaka-stress na pag-aaral sa buong second sem ng second year. Salamat doon. Nakatulong siya ng malaki lalo sa mental health na kailangan talaga. And salamat din sa Lord sa grade na nakuha sa school. Salamat din sa Chris talaga niya sa akin. Salamat. Yun nga, wala na akong dos. Unlike before na may mga ilang dos, may isa o dalawang dos, pero ngayon wala na talaga. Salamat din sa Lord. Sa grace na talaga yun, ina-acknowledge yung grace ni Lord doon and nating ipag-iabang doon sa mga bagay na yun. And salamat din sa Lord kasi may nakadalawa, first time ako nakadalawa na flat 1 na grade. Salamat doon. Yung isa pa doon sa major namin at
6 units pa yun, kaya sobrang laking tulong siya para yung general weighted average ko medyo hindi naman masyadong mababa. Eh, salamat dun kasi mataas-taas nakuha na jiwa ngayon na 1.20 something. Salamat dun kasi first time ko lang nakakuha ng ganong kataas sa jiwa sa buong college. Sa grace niya talaga. Napapasalamat ako sa Lord dun. Sa grace. Yun, nakanaris ko talaga sa Lord dun. And salamat din sa Lord sa lumang tipan na nabasa na natapos na. Salamat din sa Lord kasi yun nga, 1.5 years ko yata siya nabasa. O, 2 years pa nga eh. Yun, salamat din sa Lord sa napaka roller coaster na emotions na naramdaman dun. Salamat kasi something inspiring, something na nakakatuwa, something na mahugot naman ng lakas ng pag-asa. Salamat din sa Lord kasi yun nga, every chapters kita mo yung grace ni Lord, dahil na sa mga pagtataksi o sa mga pinaggagawa ng mga Israel that time, yun nga, para reflect mo din sa sarili mo yun na sobrang laki ng grace ni Lord hanggang ngayon. So yung una pa lang na panahon hanggang ngayon, sobrang laki ng grace ni Lord dun. At I believe lahat naman natin nararanasan ng grace ni Lord dun. Yung blessings sa buhay talaga. Salamat to sa Lord. And sa mga nababasa dun ng story, inspiring talaga sobra. Yun nga, salamat dun. Sa mga devotion din, sa ODB na gagamit at sa YouVersion, yun, salit-salitan sila. Yun, salamat din sa mga, yun nga, apply sa buhay yung mga aral dun. And salamat din sa Lord sa mga plano niya pa sa buhay ko, sa nangyayari pa sa future. Yun, lagi nagpapasalamat sa Lord sa peace. Salamat sa Lord sa forgiveness. Yes, napapal ako madalas sa mga pet sins, especially every night, pero nalalabanan naman siya. Salamat to sa Lord dun. And salamat din sa Lord sa peace of mind. Sobrang nagpapasalamat sa Lord dun kasi may anxiety lalo na paggabi, patulog na yan, umaatake siya sobra, lalo na yung takot ka na ano, hindi ka na magising, na yung buhay mo hindi na magpatuloy pa yun. Salamat din sa Lord. Every morning is a great blessings that we must appreciate talaga. At yun nga, at yung buhay natin talaga hiram lang yan, kaya hindi natin talaga masasabi hanggang kailan tayong mabubuhay. Para salamat din sa grace sa Lord. Babalik at babalik tayo sa grace ni Lord talaga. And ano pa ba, sa protection sa buong family kay mama, kahit yun nga may sakit nga sa kidney, yun sa safety na parati, sa good health ng buong family. Salamat din sobra sobra. And sa mga nakakain, yun sa plan, sa lahat-lahat, yun lang. Salamat sa Lord. Praise God. Lord, thank you for all the blessings and learnings we got today. Salamat sa Lord. Natapos ang module at the blessing. Praise God po muli sa ating mga nai-offer na pasasalamat. Ngayon naman po para sa ating day 6 of Jumpstart Your Finances, Devotion, and Offering Invitation, pakinggan po natin si Nanay Del. Magandang umaga po mga kapamuso. Magpapatuloy po tayo sa ating pinag-aaralan na libro, Jumpstart to Finances. Nasa day 6 na po tayo at ako po yung na-assign na magtalakay ng tungkol sa retirement. Uy, eksakto, retire na po ako. Ayan.
Sabi po ng author, kasama daw po sa pagiging mabuting katiwala ng pananalabi yung mapaghandaan natin yung ating pagtanda, yung ating pag-retire. Dahil dito, dapat pinag-iipunan daw po natin yon ngayon pa lang, o lalo na kung bata pa tayo, tayo ay may trabahong maayos o estudyanteng maayos, dapat nag-iipon na tayo para sa ating pagtanda. Hindi para yun pang bulakbol, hindi yun para pambili ng kung ano-ano, no? Mag-iipon tayo ng para lamang doon sa pagtanda natin, no? May mga programa din ng gobyerno patungkol dito, kaya nga tayo nagulog tayo ng pera sa SSS para pagdating ng araw, pag nasa 60 na tayo o hanggang 65, meron tayong matatanggap na tinatawag na pension. Si Pablo, diniscuss niya sa 2 Thessalonians chapter 3 verses 7 to 10 isang bagay na medyo matapang, no, na approach. Sabi niya ganun sa mga taga-Tesalonica, sabi niya, "Oh, ako ha, hindi ako naging pabigat sa inyo. Pinagtatrabahuhan ko yung aking kinakain. Pinagtatrabahuhan ko yung aking in-stay sa inyo, no? Wala kayong pwedeng isumbat sa akin. Bagamat karapatan ko, bagamat meron akong karapatan na ako ay alagaan ninyo, pakainin ninyo ng libre, pero hindi ko ginawa yon." Sinabi niya ito hindi para sermonan mga taga-Tesalonica or sumbatan. Sinabi niya ito kasi ang layunin niya, sabi niya din dun sa verse, "Sinasabi ko ito sa inyo mga taga-Tesalonica para maging mabuting halimbawa tayo at para masunod natin yung katuruan natin na hindi dapat pinapakain ang mga tamad." Ayan, ano naman po ang kinalaman nito sa ating paksa ng retirement? Kasi po, pag tumigil na tayo magtrabaho, pagdating ng araw, matanda na tayo, di ba? Siyempre, wala, saan tayo titira? Doon pa rin tayo sa family natin, kung sino man yung ating aabutan o sino man yung mag-volunteer na mag-alaga sa atin. At dahil wala tayong trabaho, di ba, maaaring maging pabigat tayo sa kanila. Ay hindi na natin kayang magtrabaho dahil mahihina na nga tayo, matatanda na tayo. Dito ngayon papasok yung ating mga inipon para sa ating pagtanda. Dito natin ngayon magagamit, 'di ba? Para hindi tayo maging pabigat sa kung sino man yung mag-aalaga sa atin, kahit na lang yung ating pang-maintenance, 'di ba, ng mga gamot, pang-check up o yung mga personal nating gamit. Lalo na kung may mga pamilya na yung ating titirhan, hindi tayo magiging pabigat sa kanila. Yun yung sinasabi ni Paul. Kasi kapag hindi tayo nagiging pabigat sa iba, hindi tayo nakikikain na gumagastos na hindi naman para sa ating budget, nakakatulong din daw tayo sa ating kapwa. Pagiging mabuting katiwala daw yung hindi ka nagiging pabigat din sa iba. Salit, ikaw pa yung tumutulong sa kanila. Pag napaghandaan natin yung ating pagtanda, lalo na kung meron na tayong pension, 'di ba? Magpapatuloy yung ating pagtatights, 'di ba? Magpapatuloy yung ating pagtulong. Magpapatuloy ang ating buhay. Hindi tayo babubuhay ng parang nakaawa-awa, 'di ba? Lalo na mga Kristiyano tayo. Dapat hanggang sa dulo ng ating pagtanda, maayos ang ating buhay, kasi patotoo din 'to eh, na ang isang Kristiyanong pinagpapala, maayos ang kanyang buhay. 'Di ba? 'Yun yung ibig sabihin doon ni Pablo. Kaya nga sasabihin natin, aba, ang paksang yan, pang matanda lang yan. Hindi. Hanggat bata pa tayo, no, hanggat may trabaho tayong maayos, mag-ipon tayo para sa ating pagtanda. Lalo na kung meron tayong mga work. Dapat, patuloy nating tinutuloy yung ating pagbabayad ng SSS. Kasi pag tumanda na tayo, pag nag-retire na tayo, halimbawa, gaya ko, wala naman akong pwedeng maipong literal na pera kasi syempre yung pumapasok na gastusin namin simula pa nung kami mag-asawa, wala naman talagang napupuntang extra sa savings, 'di ba? So dahil doon, pinagandaan namin mag-asawa yung aming pagtanda. Hindi kami tumitigil sa paghuhulog ng aming mga SSS. E nung ako ay bata-bata pa, nagtatrabaho, may mga panahon na tumitigil akong mag-work, lalo na nung pinanganak ko na yung aking mga anak. Kinakailangan maging full-time mother ako. Siyempre, kailangan kong tumigil magtrabaho. But even then, kahit tumitigil akong magtrabaho, itinutuloy ko yung pagbabayad ko ng SSS. Kasi para pagtanda ko, nag-retire ako, meron akong pension. Kaya nga nung nag-early retirement ako nito, dapat 60 pa ako mag-retire, di ba? Kaso 55 years old, nag-retire na ako. So,
that was ano ha, ilang taon nang nakakaraan. Kahit na ako ay tumigil magtrabaho, tinutuloy ko pa rin yung pagbabayad ko ng SS ko lang. Malapit na rin ako maging senior, di ba? Sa gayong paraan, pag ako'y tumanda, hindi naman ako mahihiya sa mga anak ko na maging pabigat ako ng ganap sa kanila. Kumbaga sana, konti na lang, no? Konti na lang siguro yung gagastusin nila para sa aming mag-asawa. Kaya napaka-importante yung paghandaan natin yung ating pagtanda. Noon, hindi ko yan naiisip masyado. Hindi ko masyadong siniseryoso yan noon. Pero ngayon, habang nag-aalaga ako sa nanay ko, nare-realize ko, oo nga, ano, napaka-importante talagang paghandaan yung kinabukasan mo. Sabi nga eh, nung ako ay nagtuturo pa sa GFA, sabi ng isang kong co-teacher, lalaki siya, solo siyang anak, may kaya siya sa buhay, no? Sabi niya, alam mo ba, Teacher Del, kung meron man akong isang bagay na pinagpapasalamat sa mga magulang ko, yung pinaghandaan nila yung kanilang pagtanda. Kasi ngayon, mga retired na sila, ako na yung nag-aalaga sa kanila. Pinaghandaan nila yun, pinag-ipon nila, meron silang pension, hindi ako nahihirapan. Bagamat mahal na mahal tayo ng ating mga anak at hindi nila tayo pababayaan, diba? Kung talagang mahal din natin ating pamilya, hindi rin tayo magiging pabigat sa kanila. Pero syempre, no, syempre, habang pinaghahandaan natin ang ating pagtanda, dapat yung focus pa rin natin sa ngayon, no? Sa ngayon, hindi rin dapat mawawala yung pag-iimpok natin sa langit. Dapat nating tatandaan palagi na sa pagbibigay ng ating mga ikapo at sa pagbibigay ng ating mga kaloob, pagbabalik ng ating mga kaloob, walang tinatawag na retirement. Yun lang po, mga kapamuso, magandang umaga po. Praise God po sa ating naging tithes and offering. Ngayon naman po, para po sa iba pa pong mga announcement, tawagin po natin ang nagagandahang si Ate Jehan. Uy, thank you naman Manuel! Muli mga kapamuso, sila po ang ating Youth Ignite Group mula po sa Exodusville at Kalayaan sa Angono. Salamat sa inyo guys ha, sa lahat ng efforts nyo. Samantala po next Sunday mga kapamuso, Youth Ignite Group naman po mula sa Wawa Dulo ang mangunguna sa ating online worship. Sasamahan po sila ng Kimada Family na mag-share ng kanilang Thanksgiving to God. Ganon din po ng ushering department na magbibigay ng offering challenge. Next Sunday po, ang Samba Team, mga nanay at mga babaeng seniors naman po natin ang magkikita para sa worship service. Sa July 25 po, ang emphasis ng ating online worship ay mula naman po sa Youth Ignite Group ng Taytay Rizal. Ang family po ng remoto ang sa Thanksgiving Testimonies, ang Board of Deacons po ang sa Offering Challenge, at para po sa ating Samba o Face-to-Face Worship ay ang Samba Team, mga tatay at mga lalaking seniors natin. At nagpapatuloy po mga kapamuso ang ating road to JSOSCC 8th Anniversary. Nagsimula na nga po ang ating countdown para sa ating anniversary month sa August 2021. Kaya nga po last week, sinimula na po natin ang paghahandog sa Panginoon ng ating unang set ng regalo sa Kanya. Yan po ay tinawag nating 8 Swords for 8 Years. Kasi diba po ang sword ay tumutukoy po sa Sword of the Spirit na salita ng Panginoon. Kaya po ang goal natin ay makapagkabisa po ng 8 salita ng Panginoon bilang pagkatawan sa kanyang 8 taon na kabutihan sa ating church. Target po natin na bawat linggo mula last week hanggang August 22 ay makapagkabisa po tayo ng ilang piraso ng salita ng Panginoon. At sinimula na nga po natin last week nakabisaduhin ang ating unang scripture memorization offering. Hango po iyon sa Psalm 18 verse 2 tungkol sa pagiging rock solid ng ating Diyos. Narito po si Owen ng Kids Care Clock para samahan po tayong reviewin at i-recite ang unang offering na ito. Go Owen! Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at talungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Psalms 18 verse 2.
At ngayon pong linggong ito, papasok na po tayo sa ating pangalawang Scripture Memorization Offering kay Lord Jesus. Hango po iyan sa Psalm 144 verse 1, tungkol pa rin po sa pagiging rock solid ng ating Diyos. Ito po ang nilalaman ng awit 144 verse 1, samahan niyo po ako. Purihin ang Panginoon na aking malaking bato, na tinuturuan ang mga kamay ko na makipagtigma at ang mga daliri ko na magsilaban. At kagaya po last week, magbibigay po ako ng 1 minute para simulan po natin itong kabisaduhin. Our 1 minute starts now! Whoops! Time's up na mga kapamuso! Kung nakabisa mo po agad yon, abay, good job! Praise God! Pwede mo na pong i-record yun mamaya sa video at ipasa sa iyong leader para check ka na po sa ikalawa nating Scripture Offering at Gift kay Lord Jesus Christ. Pwede pa pong humabol yung iba ha, pati po nung verse natin last week. Kaya huwag ka pong magpapahuli ha, makiregalo na rin sa Panginoon. So paano mga kapamuso, until next week po, pwede na po natin i-play ang next na video para pakinggan ang magandang salita ng Panginoon. God bless po! For the Lord is the great God.